Hello mga ka-everyone! Ayan, tayo ay magluluto ng ating leftover na pagkain dahil itong ulam natin ay hindi to siya tira-tira kundi binigay sa ating galing tayo sa piyesta nung nakaraang araw. Kaya ayan, may pra-bring home tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon is i-re-cook natin ito guys. Pero kung ano yung pagkaluto or yung procedure kung paano lutuin ang dinuguan nito, ay siya naman ang ating isasahog or yung gagamitin sahog natin para sa lulutuin natin dinuguan ay siya pa rin isasahog natin dyan. Kaya magsisimula na tayo. Ito na ang ating sahog. Ang unang sahog ay syempre ang ating bawang, ang ating green onion, ang ating bell pepper, ang ating onion, ang black pepper, ang laurel, ang ating used oil, and ang ating vinegar. Okay, so ayan guys, ito yung ating mga isasahog dyan or ang ating mga ingredients sa ating i-re-cook na dinuguan. Kaya abangan nyo guys! Okay, so ayan guys, i-re-ready na natin ang ating frying pan. At ayan, magsisimula natin sa ating lulutuin ngayon. Okay, so ayan, ilagay na natin ang ating karne. Yes. Lagyan natin to ng oil. Ayan. So, sa ibang side ng ating ano guys, frying pan, ang gagawin natin is ilalagay na natin ang ating mga isasahog dyan. Okay? So, magsisimula tayo sa ating, syempre pag kumula na ating, or magsisimula na tayo sa ating bawang. Okay? Ayan. Sunod is ang ating sibuyas. Ayan, hayaan lang natin kasi frozen ang ating ano guys, ang ating dinuguan. Okay, so ayan, ilagay na natin ang ating mga sahog. Tapos, ang bahon ng ano, laurel. Tapos, ibubod natin ang ating paminta. And ang ating bell pepper. Okay, so ayan, ang gagawin natin is iluluto natin siya ng ano kasi frozen niya, so para magiging ano siya, ang tawag dito, para matatanggal yung ano niya pagka frozen niya, so initin natin yan siya ng maayos. Okay, so ayan, so I am sure na hindi masusunog or magiging tutong yung ingredients natin kasi meron namang ano, habang iniinit natin ito is lumalambot na siya, yung ice niya is natutunaw. Okay, so ayan. So, perfect. Ayan, abing bating na nyo. So, ayan. So, very simple lang to guys. So, kung meron kayong mga pagkain sa bahay na nag-example, nagluto kayo, tapos hindi nyo naubos, so pwede nyo siya ilagay sa fridge. Okay, so ako na nilagay ko to sa freezer, kaya naging ano siya, frozen. So ayan ang kinalabasan niya. Kasi guys, palagi ako wala sa bahay, so kailangan pag meron ako mga matitirang ulam, tirang mga pagkain, i-frozen ko siya kasi pag halimbawa may oras ako na magluto. Okay, so ganito ang ginagawa ko. Okay? So, niluluto ko siya ulit. At habang frozen kasi yung pagkain, hindi pa nawawala yung ano niya, yung lasa niya. Kung ano, hindi nawawala yung lasa niya pag halimbawa mga 3 days or 4 days. Okay, so pag siguro mga 1 week na or 2 weeks na, hindi na pwede. So, magiging ano na yun siya. Mag-iiba na yung lasa niya. Okay, so ayan, kumukula na. So, ayan guys, so hindi na buo yung ano natin, yung niluto nating dinuguan. So, ngayon. So,
Ang gagawin natin is para mas bongga talaga, lalabas yung ano niya, yung lasa niya, is dagdagan natin siya ng oil. Okay? So, ayan. Perfect na yan, guys. Okay. So, initin natin siya ng maayos. Okay? So, ayan. Lagyan natin ng ano, ng vinegar. Okay, so ayan, para mas lalong sasarap ang ating ulam, is lalagyan natin yan siya ng sugar. 2 tablespoons na sugar para tanggal umay naman. Okay, so ayan. So pagkatapos is halu-haluin lang natin. At ayan, pagkatapos natin siyang haluin, ready na ang ating ulam na dinuguan. Ayan guys, nakapagluto na naman tayo ng napakasarap na ulam na tipid sa oras, tipid sa bulsa, pero hindi tipid sa linamnam at sarap. Ito ang ating nilutong ulam na leftover na dinuguan na ating nilagyan ng sugar para mas magiging masarap or sobrang sarap. Kaya, ayan guys, kain na tayo. I'm sure mabubusog ka kasama na ang iyong mahal sa buhay. Kaya, let's go! Let's eat! Mmm!